Ano nga daw ang natira ni Card Anthony Towns? Tanong ng mga fans matapos niya ngang sabihin ito. Pero bago yan, eto muna ngang balita sa atin ni Shams Aranya pati na rin ni Woj matapos nang sabihin nila na ang Wizards at si Bradley Beal ay nag-uusap working out together para nga sa possible trade pag alis na ito nga ni Bradley Beal sa team ng Washington Wizards. Dagdag pa nga sa atin ang ESPN reporter na si Brian Windhorst na kapag na-trade nga daw si Bradley Beal, sa tingin niya daw ay maraming magugulat na tao dahil nga sa baba lang daw ng presyo sa pagkuha dito kay Bradley Beal. And well mga idol, dyan na nag-umpisa ang fireworks ng mga rumors, mga scenario, trade scenarios mga idol mula sa iba-ibang mga NBA teams. And of course, kasali dyan ang team ng LA Lakers na nagpayag mga idol ng kanilang interest dito nga kay Bradley Beal back in December pa. Kung saan gusto nga daw nila nakuhanin si Beal kapag siya ay naging available. And well mga idol, 6 months later, available na itong si Bradley Beal. Kaya naman mga idol, inaasahan ng Lakers nga daw sila Rob Pelinka ay kikilos gagawa ng move para nga subukang kuwanin itong si Beal. Pero hindi yan ganun kadali mga idol dahil meron ding ibang teams na interesado dito sa star player ng Washington. Kagaya na lamang ng team ng Miami Heat na masasabi nating may better assets kesa nga sa team ng LA Lakers para nga sa pagkuha dito sa kanilang star. And mga idol, dapat ding ikonsidera ng mga teams na kukuha dito kay Bradley Beal mga idol ang kanyang kontrata. Dahil alam nyo ba mga idol, sa 2026 and 2027 season ay magkakaroon siya ng grabing 57 million na kontrang in just one year. Halos kalahati na ng cap space mo. Kaya yan mga idol ang isa sa mga dapat ikonsidera ng mga teams na gustong kumuha kay Beal. Gusto ba nilang bayaran ang player na ito for 57 million in a year? Anyways, ngayon ay atin ang pag-uusapan itong si Karl Anthony Towns at kung bakit siya inakusahan ng mga fans na parang nakatira nga daw. Well, naging guest kasi siya dito sa podcast ni Patrick Beverly mga idol kung saan pinuri nga siya neto ni Beverly. Sinabi niya mga idol ang best 5 man nga daw, best center in the NBA. Most gifted ay walang iba kung hindi si Karl Anthony Towns. And well mga idol, mukhang ang maganda ang naging pakiramdam ni Karl Anthony Towns nang kanyang marinig yan. Parang ang na-hype ang kanyang sarili mga idol at kanyang ang sinabi na when my time's up at kapag nagretiro na nga daw siya, meron daw na mga tao na magsasabi sa kanya na binago niya ang laro ng basketball, that I changed the game. Yaan nga mga idol ang dahilan kung bakit natanong ng fans itong ang si Karl Anthony Towns kung ano ba daw ang kanyang tinira. At talaga namang pinote inulan mga idol si Towns ang pangtotrol lang mga fans sa comment section about nga sa kanyang naging statement na ito. At pati na nga rin si Draymond Green ay hindi napigilan mga idol na magkomento dito sa statement ni Karl Anthony Towns kung saan sinabi niya na kapag nga daw pumupunta sa show ni Patrick Beverly, ang mga players ay chine-change daw nila ang game. Well mga idol, looking forward daw si Draymond dahil mukhang ang magigest din siya dito. Well, we like the confidence na meron itong si Karl Anthony Towns mga idol ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili. Pero sometimes sumusobra na nga ito at nagiging arrogante na. Parang nagmumukhang ang mayabang na ang isang player kapag medyo at sobrang confident nga siya sa kanyang sarili. Nagaya na lamang mga idol, perfect example walang iba kung hindi si Ja Morant. Pero anyways mga idol, kung kayo nga ang tatanungin, ano bang komento nyo, ano bang opinion nyo dito nga sa statement ni Karl Anthony Towns that he changed the game? Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.